kasi sabi mo sa akin, hindi mo iniintindi. Yung opposite side, yung mga kalaban mo, ang daming sinasampa sa'yo. Ang issue ko sa kanya ay he was included in the drug surrendery na isinagawa ng ating police station at saka ng FIDEA. Naging drug surrendery ka. Have you ever taken drugs? Hindi po. Lasing giro po ako. Ilang beses isang linggo ka naglalasing? Nung nag-anap ko po talaga ako sa Paraco po, talagang araw-araw din po ako nag-iinom. Tapos iniikot ko po yung mga kaibigan, mag-iinom lang. Drug surrendery, hindi ka? Hindi po. Okay. Do you know why she did it? What her basis was? Hindi po po alam. For 3 years, casual ko siya dito sa munisipyo. Tinanggal ko lang siya noong July 2018 because hindi siya na-comply doon sa mandatory drug testing na ni-require ng civil service sa amin sa munisipyo ng Nara. Napatalsik kayo sa pagiging casual employee sa munisipyo dahil sa pagtanggi ninyong magpa-random drug testing. Ang totoo po niyan, ma'am, nagpa-drug test na po ako. Oh. I-submit ko po yung papel. Ipinabalik sa akin yung papel at binilagyan nila ako ng mga ganun-ganun na hindi raw ako nagpa-drug test. Kailan ito? Nalit po kasi ang mapa-drug test niyan dahil ang drug test po doon sa Nara. Ngayon po ang duty ko ay panggabi po ako. Casual employee kaya? Pan po ako, GO. Ngayon po, ang duty ko po doon ay 5 o'clock sa site, sa cemetery. Sa araw-araw halos na ganun trabaho. Dumating po ako doon, late na ako. Kinabukasan, hinabon ko po yun. Hindi ko naman po sila inabutan. Kaya nangyari po, dito po ako nagpa-drug test sa puerto. Hindi namin uhulihin yung mga walang helmet, hindi namin uhulihin yung mga tupada, libre tupada na sa mga barangay. Kasi medyo pinahinto ko yung mga sabong. Suportado raw kayo ng mga sabungero. Mahilig daw kayo sa sabong. Mali po yan. Oh. Mahilig lang po ako mag-alaga ng manok, pero hindi po ako pala sabong kitawis. Hinahanap buhay ko rin po yun. Hindi raw kayo maghihigpit sa sabong ayon kay outgoing Mayor Lucy. Ang totoo po kitawis sa galaga ko ng manok, nagkakaedad na siya ng mga 5 taon. Oh. Pag inilatinalaban ko po yan sa mga kaibigan ko, pusta ko 200, hindi po ako sabungero. Tapos yung mga pinaghihigpitan ng mga demaala sa law enforcement, nangako ka raw na luluwagan mo. Siya po may sabi. Wala po ako sinasabi niya ng Tita Wins. Pero may plano ka bang medyo luwagan? Ano po yung pinapatupad na batas dyan sa bayan na ipatupad po natin? Hindi nyo raw huhulihin ang mga hindi naka-helmet. Tita Wins, napakatagal na pong batas din ang araya. Kung sila nga po, sa panahon nga nila, hindi nga nila naubos mauli yan. Siguro sa akin po, mapagsasabihan ko yun, sir, mapapakinapag-usapan ko na kung pili, sundin natin ang batas. Dahil kung hindi niyo po sundin yan, magmumulta po kayo pag nahuli. Mayor Danao, susuportahan niyo ba ang coal-fired power plant na planning itayo sa Barangay Bato-Bato sa Nara? Meron na pong pag-uusap yan sila. Ako po, wala pa po akong alam dyan sa pinag-usapan nila kung ano po ang naging plano nila dyan. Bakit sinabi ni Mrs. De Maala na parang walang utang na loob yung mga parents mo? Original po kami sa Panakan po. Dyan po ako itinanganak. Yung father ko po ay talagang dyan ang pamilya. Ang De Maala po ay wala pa dito sa Nara. Kailan dumating ang mga De Maala? Siguro po dumating sila ay wala pa rin po siguro ako. Kasi nung kasalukuyan po ako lumalaki, So hindi totoo na may utang na loob si yung parents mo kina De Maala? Hindi po. Hindi totoo yun. Baka sila po ang may utang na loob sa amin. But exactly what is your plataforma? Yung primerong lakad ko po, talagang iniikot ko yung sa mga remote area. Doon ko po nakita talaga na kailangan nila ng tubig, ilaw, yung pan-to-market roads. So ayun ang sinabi mong bibigay mo sa kanila? Oh. Hindi po ako nangako. Hindi ka nangako? Ano ang sinabi mo? Sabi ko, nakikita naman po natin yung mga kalsada natin dyan na gusto ko, pag nakaupo po tayo,
pili pinapangako na magawa agad natin yan. Pag siguro may pundo na manggaling sa gobyerno, pwede natin ipagawa, ipagawa po natin agad. Alam mo ba kung magkano ang sweldo ng alkalde? Hindi po. Hindi po yung isip yan. Nag-inventaryo na kayo sa mga LGU properties. Ayun ang... Hindi pa po. Wala. Eh, kasi ayun ang dapat gawin ng transition team, mag-inventaryo. So, hindi nyo alam kung may nawala o... Wala pa pong ano, kita wins kasi bali ang mangyayari, hindi pa naman po kami makapagpakandak ng special audit dahil hindi pa naman po ako nakaupo. Pero pag nakaupo ka, magsa-special audit ka. Yun po ang kaagad na ano, namin ang... Anong gagawin mo sa mga empleyado ng mga Dimaala? Kwan po, Tita Wins, meron po akong sinabing hindi naman po tatanggalin, hindi ko naman po sila tatanggalin lahat sa trabaho. Kailangan lang po sigurong mabigyan po natin sila ng kahit at least mga 2 months po sigurong nandiyan pa rin sila. Tapos ang sinasabi ko naman na mag-apply po sila ulit. Ilan ang ipapasok mo? Ang priority lang po mga siguro sa akin news office lang po muna. Kasi yung job holders po natin, nagpaparami po sa munisipyo yan. At saka trabaho lang po, kitawin siyan sila, trabaho nila. Makaibigan po rin po ang iba dyan. Okay. Hindi rin naman po umagasakwan. Yan, dyan din lang umaasa. Isa ngayon po, Tita Wins, totoo lang, ang application ngayon na dumating doon sa Picto Sibihana, siguro mga gato na kataas. Sabi ko saan ko isasaksak yan. Kaya sabi ko nga sa mga kaibigan ko, baka mga ilangan sila ng tao. Sa akin sila lumapit at napakaraming aplikante dito.